Mga ka-taxpayer kong minamahal. Magandang araw mga ka-taxpayer. Ating pupag-usapan ngayon ang BIR Form Number 2550Q o Quarterly Value Added Tax Return. Ating pong ihimay-mayin ang bawat kahon upang may paliwanag at mafilapan natin ang form ng mas maayos. Disclaimer po, ang ginagamit po natin ay EBIR applications at pwede po natin to ma-download sa mismong BIR website. Sige po, sumunod natin. So makita po natin na unang kahon ay tinatanong kung calendar year ba o fiscal year ang ating ginamit. Kung calendar year po, matik na December of the current year na agad ang malalagay dito sa mismong baba. Pero pag fiscal po, pwede na po natin ma-edit. Second na kahon. Tinatanong po nito kung saan po nagfo-fall ang fina-file natin form. Kung sa first, second, third, or fourth quarter po ba. As with the return period, makita naman po natin na automatic na siya at nagbabago kada quarter. Ang number 4 naman po, tinatanong kung amended return ng ating fina-file na form. Paano po siya ba magiging amended? Amended siya kung meron na tayong final na previous form na kung saan meron tayong gustong idagdag at i-correct o ano man po ba na ating ginawa. Ang number 5 doon po ay tinatanong kung short period return ang ating fina-file na form. Put no if no, put yes if applicable. From 6 to 13 naman, ito ay basic informations with the exemption of number 8. Number 8 po kasi ay ilalagay natin kung ilang number of sheets attached dahil po yan for sake of evidence. Atin pong may papaliwanag na mas mabuti yan pagdating po natin sa part 2 sa computation of tax. Ang number 14 naman po, tinatanong kung nag-avail tayo ng special or international tax treaty. So, kung yes po, syempre, ipapaspecify niyo po kung which of which. So, ito na po tayo sa So, part 2, computation of tax. Number 15, VATable Sales / Receipt. Tandaan po natin na for the whole quarter po ang hinihingi, okay? So, 3 months. So, in order to input something here, we click this and then we click the applicable alphanumeric tax code doon sa mismong sales. So, in our case or in our example, pinindot ko po is itong sa motels, sa hotels, and then you put here the amount of sales. So, automatic na po siyang nagka-calculate para doon sa output tax for the period. And then, just press OK. So, ito na po siya mismo. Number 16 is sales to the government. Kung meron man po tayong nabentahan sa gobyerno, zero rated sales, exempt sales, ilalagay po natin dyan lahat. And syempre sa number 19 is, ikukompute siya mismo ni EBIR forms. Ito naman po number 20 is, what is we're going to lessen on doon sa total sales. Na receipts o and output tax due rather. Doon po sa output tax due siya i-minus. So input tax is indirect tax that can be shifted or passed to the buyer. Yan po siya. So kung meron pong carried over from previous period, lalagay po natin diyan. Input tax deferred on capital goods. When we say capital goods, it is equipments or assets that is used by businesses in the course of producing their products and services. Tandaan po natin na emphasis ko po yung exceeding 1 million from previous period. Okay? So, yung iba naman po is self-explanatory. And we're gonna go to the 20F. Yan na po yung total. So, nabanggit ko po kanina na kailangan po ng evidence. Kaya po tayo may number of sheets attached. This is one of the reasons siya kung bakit kailangan natin ilagay. Kasi you need evidence
na nagbayad ka, like say example, you need evidence for the input tax carried over from previous period, you need that. So number one, 21, current transactions. Itong capital goods na ano na natin, na explain na natin, is the same with the number 15 in which you click here. Okay? And then you click add. And then just put here what is applicable. Ganyan po yung paglagay dyan. So kung wala naman, malalaman tayo lalagay dyan. Purchase of capital goods exceeding 1 million and not exceeding 1 million, magkahiwalay po sila. When it comes to domestic purchase naman, when we say domestic purchase, domestic meaning within the country regardless of the source. Usually not part of the capital goods naman po ito. So, kung meron, ilalagay po natin dito. At kung mapapansin nyo, tayo na po magko-compute doon sa output tax due for the quarter. About 12%. Domestic purchase of services, service rendered. A lot of self-explanatory stuff naman siya. So, ito na po yung total na dito. If meron po tayong nilagay doon sa number 21, and with that, syempre, parang katulad po doon sa ginawa natin sa number 20, may number 23 din na mga deductions na maglelessen doon sa output tax due. So, again, if you want to input these, you just click here, and then you click add, and then you will, you can edit it. Again, sa pretty self-explanatory naman to, yung mga ganyan, madali naman lang naman po tong 255-2550Q if you have the necessary numbers, no? So makikita po natin na yung iba hindi ko mapindot. Why? Kasi wala akong nilagay dito at saka dito. So makikita po natin na, for example, input tax on sale to government close to expense. So I click it, I can't really edit it because dito sa 16 wala akong nilagay. So may mga ganyan po siya. Keep in mind na lang, itong schedule 5 naman po is item 18 dahil exempt sales, and then is talking about tax, input tax allocable to exempt sales. Number 24 is the total kung meron man. So, eto na po. Eto na po ang total na babayaran natin if wala tayong ileless ulit dyan, kasi meron din tax credits or payment, or kung may nabayaran naman na tayo. Sinasabi ko nga na merong number of sheets attached dito. Siyempre, isa to sa mga din na kailangan din ng evidence when we are going to like put something here. Like if I'm gonna put a number here, siyempre kailangan may evidence. Ito namang ito. So the same lang din with the others. You click it and then there's the way to edit it. And yes. Sa 27 naman, ito na siya mismo. So it's item 25 minus everything here on 26. So if wala namang penalties, usually kasi nagkaka-penalties tayo pag hindi natin siya mismo fina-file in time. Kung hindi pa tayo nakakapagpasa eh, tapos saan deadline. Yung penalties, may kanya-kanya po yung rates. Pwede tayong makita natin yan sa mismong BIR website. Surcharge, interest, and compromise have different rates po kasi. So with that, tapos na po ang 2550Q. So medyo madali po siya, unlike the others, medyo self-explanatory yung mga i-input natin. Although medyo heavy on definitions yung iba, like domestic purchase of services, capital goods. Pero overall, pretty neat. At dyan po nagtatapos ang ating usaping BIR forms. Hanggat sa susunod na BIR form uli. Alam.